What's up mga ka-Big Bites? Bakit may ibang team sa PBA na mas gugustuhin para matalo ngayong season kesa manalo? Pero bago yan ay shoutout muna kay Mark Anthony Obias. Shoutout din kay Boy Malinaw dahil sa iyong kritisismo. Wala pa po kasi akong budget kaya low quality muna ang voice recorder ko. Pero salamat sa suporta nyo mga ka-Big Bites. Kung gusto nyo rin ma-shoutout sa next video ko, ay mag-comment ka lang sa video na ito. Huwag nyo rin po sanang kalimutang mag-subscribe at suporta ng aking YouTube channel. So bakit nga ba mas gugustuhin pa ng ibang team na magpatalo ngayong season kesa manalo? Straight to the point na tayo mga ka-Big Bites. Mas gugustuhin ng ibang team na matalo dahil maaaring bigatin o magagaling na player ang magpapadrop sa susunod na season. Pero ano nga ba ang kinalaman ng pagpapatalo sa pagkuha ng magaling na player? I-explain ko yan mga ka-Big Bites para mas malinawan kayo. May tinatawag silang tanking. Ang ibig sabihin nito ay pagpapatalo ng isang team para mas malaki ang chance nila na makuha ang pinakaunang drop, which is ang first overall draft pick. Mabibigyan ng pagkakataon ang isang team para pumili ng player na gusto niyang i-drop. Advantage yun sa mga unang team na pipili dahil mabibigyan sila ng pagkakataon na piliin ang player na sa tingin nila ay magaling talaga, dahil pag nasa bandang dulo ang pick ng isang team, malaki ang chance na hindi gaanong magaling ang player na mapipili at mapupunta sa team nila. Pero ang tanong, paano naman ang team na hindi magtatanking o maraming panalo? Ang problema sa mga winning team ay napakaliit ng chance nila na mapunta sa kanila ang first overall draft pick o yung mga pick na nasa bandang unahan. Pwera na lang kung gagawa sila ng trade. Kung medyo magulo, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ang Blackwater Elite ay sabihin na nating nabunot para pumili ng first overall. Tapos ang Barangay Ginebra naman ang nabunot para pumili ng 10th overall. Para mapunta sa Ginebra ang first overall ay dapat silang gumawa ng trade na sasang-ayon naman ang Blackwater. Halimbawa ay ibibigay ng Ginebra si Greg Slaughter kapalit ng first overall draft pick ng Blackwater. Ganun ang magiging proseso. Pero ang tanong, sino nga ba ang bigating player na maaaring magpa-drop next season? Una ay ang UP Maroon superstar na si Kobe Paras. Si Kobe Paras ay isang high flyer at magaling na player din naman. Marami na siyang experience sa international competition. Sa katunayan ay muntik na siyang makapaglaro sa NBA, pero kinapots lang talaga sa dulo. Ang pangalawang player naman na maaring magpa-drop next season ay si Richie Rivero. Nagilala si Richie Rivero dahil sa mga napakalupit niyang sidestep o Eurostep. Magaling na player din si Richie Rivero at ilang beses na ring nirepresent ang Pilipinas sa iba't ibang international competition. Last but not the least, isa ring bigating player ay si Terdy Ravena. Maraming team ang gusto siyang makuha dahil sa galing niya. Hindi pa man niya sinasabing magpapadrop na siya, pero pinag-aagawan na siya ng ibang team. Ganun siya kagaling. Isa rin siya sa bumuhat sa Ateneo at ilang beses na rin naging season MVP at finals MVP sa college days niya sa Ateneo. Kaya naman kung nakikita nyo ang favorite team nyo na laging talo, maging masaya pa rin kayo dahil malaki ang chance nila na makuha ang magagaling na player sa draft. Salamat sa panonood mga ka-Big Bites. Paalala lang na laging mag-ingat at huwag munang lumabas-labas ng bahay para maiwasan ang COVID-19.